Hindi umangat yung ratings ni Lumi, lalong lumubog. Yun ang totoong by force of gravity, Lasierda. Kasi pilit kasi yung ginagawa ninyo. Pilit na pilit. Hindi natural eh. Matalino ang mga mamamayang Filipino. Alata. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Pag-usapan po natin itong statement ni Edwin Lasierda. Naalala pa ninyo po si Lamierda? Tawag ko dito, Lamierda. Yung spokesman ni Panot, biglang lumitaw po in interview ng ENC, Dilawang Media, ENC Digital. At ang sabi, mga kababayan, the force of gravity will eventually beat the front runner, referring to Bongbong Marcos. What? May pa puro force gravity ka pa dyan na nalaman? Baka ang ibig sabihin mo po, dagdag bawas. Yung mga, kayong mga pinklawan, never ninyong gagawin yung nangyari noong 2016. Kasi hindi napapayag niyan yung mga mamamayang Pilipino. Baka maghalo ang balat sa tinalupan or kayong mga pinklawan tatalupan ng mga mamamayang Pilipino sa galit sa inyo. Di ba? May mga puro force of gravity ka pang nalalaman. Ang totoo niyan, yung force of gravity, tumatama na po. Yun ang nangyayari ngayon kay sa manok ninyong pink. Bakit? Lubog na lubog. Bagsak na bagsak. Pero kay Bongbong Marcos, na sinasabi ninyo na by force of gravity will eventually beat the frontrunner, Bongbong Marcos is powered by the Filipino people. While yung manok po ninyo possibly will be powered by the same machine, Smart Magic. But of course, ready na dyan po yung kampo ni Bongbong Marcos. Alam nga naman hindi yon pagandaan. Diba? O nagpakilala siya as veteran campaign strategist, sabi dito. Edwin Lasierda, veteran campaign strategist. Huwag kami. Baka veteran magician. May guru campaign strategist kapag nalalaman. Kung totoo yan na magaling kayong campaign strategist, bakit hindi ninyo na ipanalo kayong mga dilawan? Yung Otso Inidoro. O sige nga. At si Marohas, hindi ninyo na ipanalo for president in bumalik as senator, talo pa rin. Mga kuro campaign strategist ninyo. O di ba? Mga kababayan, so, tapos sabi dito ng ni Lasierda, Marcos avoiding traditional media, going straight to people through social media. Siyempre. Di ba? Kaya hindi niya binibigyan ng masyadong atensyon yung sinasabi ng mainstream media. Pero napapansin natin mga kababayan, yung mainstream, binibigyan na ng mild age si Bongbong Marcos. But Bongbong Marcos, mga kababayan, ay focus siya doon sa social media. Pa-interview siya sa mga vloggers tulad ni Tony Gonzaga.
in the rest of the, you know, siya mismo, may vlogging mga kababayan na ginagawa si Bongbong Marcos. Sinimulan niya mga 2 years ago yata, BBM vlog, very, very effective by the millions na ngayon ang nanonood sa regular vlogging ni Bongbong Marcos. Sino naman ang hindi madadala sa inyo? Di ba? You're so, you know, inclined doon sa, no, sa mga pinklawan. Eh, alam natin yung mga kulay ninyo. You want the pink, the candidates of the, yung dilawan? Para diritsuhan na lang. And with that, nakita natin very effective yung social media sa pag po-promote ng mga agenda ni Bongbong Marcos. But the mainstream media, mga kababayan, cannot, you know, avoid covering Bongbong Marcos. They will just be hurting themselves. And that's the reason why, mga kababayan, they're starting to cover and reporting the activities of Bongbong Marcos. Pag hindi, sila rin yung mawawalan. Di ba? Ang mangyayari niyan, sabi nga ni Bobby Tiglaw, yung columnist, mga kababayan ng Manila Times, pati yung mga full-blooded dilawang commentators and ang tawag dito, columnist sa dyaryo, nagsisimula na silang mag-discuss about Bongbong Marcos. Why? As they continue on, you know, promoting, discussing about the dilawan candidates and their activities, they're losing, you know, readers, followers. Unti-unti nang nawawalan sila ng mga mambabasa. Nagsisipag-alisan yung mga followers nila. Lumulubog ng lumulubog yung kanilang ang kanilang propesyon. Nadadama yung mga kababayan sa paglubog. Ayun, sabi ko sa inyo. So that's the reason why the mainstream media unti-unti, pero hindi kasing dami ng ano, kasing dami ng exposure ng mga dilawan tulad nito, published by Manila Bulletin. Yung Manila Bulletin po tinake over na ng mga dilawan yan. Kada konting kimbot po niya, no, ni Lumi, kahit yung pa tawag dito, yung mga recycled na stories, basta lang makapag-print sila ng balita. Konting kimbot, ki-cover lang po. Cover agad. O, ito, hindi na niya. Sabi rito sa balita. Manila Bulletin. Aspiring Vice President o aspiring President, Vice President Lenny Robredo Baird on Thursday, December 30, that her office has already received more than 42 million pesos worth of relief goods intended for Typhoon Odette survivors in Visayas in Mindanao. Automatic yung release ng ano, balita. Robredo disclosed that within the 2 week run of the Robredo People's Council RPC Relief Operation Center in Katipunan Avenue, Quezon City, they were able to receive a total of 42.35 million worth
of various goods. Through a partnership with Tanging Yaman Foundation, they were also able to raise 33.58 million in cash donations as of Thursday morning. May update ka agad po sila. The Vice President also said that nearly 5,000 individuals responded to a call for volunteers who work and ship at the relief hub to repack sack of rice, noodles, biscuits, canned goods, hygiene kits, face masks, and bottles of alcohol, among others. Cover agad yung mga activity ganito. Whereas, yung company Bongbong Marcos, walang kwentong ganito. Ang makita mo, distribution. Ito, hindi pa man dinidistribute, nag-stack pa lang, may kwento na. Hindi pa man pinamimigay. Naipon pa lang. Nakita ninyo yung pagkakaiba ng kwento ni Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos, walang kwentong ganito. Silent siya. Ang marinig mong kwento sa kampo ni Bongbong Marcos, kaya hindi kayo umuubra eh, sa propaganda. Eh. Kasi trying hard kayo eh. I-report ninyo ito after ninyong ma-deliver, yun ang tama. Yung sabi rito, Robredo said that while the influx and repacking relief goods at the Katipunan Relief Hub has winded down, the Umbrella Organization of Campaign Volunteers will continue to provide relief assistance to the families through its local partners on the ground. Paulit-ulit na kwento ang ganito. Basta lang kayo, no? Basta lang kayo may maisula. The Vice President also reiterated, oh, tingnan ninyo, her plan to put up Angat Buhay villages similar to the ones established in Marawi City. Naikwento na ninyo ito. Ang dapat nasusunod na kwento ninyo, Manila Bulletin, pag ginawa na niya, hindi pa man ginawa, plan pa lang. Buti kung hindi pa ninyo naikwento noon, naikwento na ninyo. We will start focusing on early recovery and rehabilitation, particularly in terms of providing shelter repair materials, sabi po ni Robredo. Rehas? Pero si Bongbong Marcos at Inday nandun sa, no, sa Palawan, namigay ng kwarta. Check. Magkano yun? Millions. You see? Dalawang truckloads ng 10-wheeler truck ng bigas. Yun ang kwento. Turned over. Dapat ganun ang focus ng kwento ninyo, hindi yung ilan na niya yun. Ibigay na ninyo, sabi nga sa kanta sa Pasko, ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Ang dami ninyong kwento, ibigay nyo na. Oh, yung mga naipon ninyo, i-deliver ninyo na. Pag na-deliver ninyo, then report kayo ng naibigay ninyo. Walang problema yun. For transparency. Nasobran sa kwento eh. Nalatatuloy kayo na you are using, ano. Eh, hindi umangat yung ratings ni Lomi, lalong lumubog. Yun ang totoong by force of gravity, La Sherda. Di ba? Kasi pilit kasi yung ginagawa ninyo. Pilit na pilit. Hindi natural eh. Ha? Matalino ang mga mamamayang Filipino. Alata. You are using this, ano? You are using this calamity para bumango kayo. Lalong napasama. Di ba?
Iba yung reading ng mga tao kasi ang nakikita nila iba, hindi natural. Ramdam nila na it is all because of politics. Si Bumbong Marcos, hindi mo malata sa kanya yung ganon. Why? Natural na natural. Walang nakikitang ganon na Bumbong Marcos is, you know, politicking, using it as his tool para bumango. Unang-una, dati nang mabango, wala pang udet, dati nang mabango si Bumbong Marcos. Laging landslide sa survey. O ngayon, bakit siya tumutulong? Alam nga naman di siya tumulong. He's running for president. Di ba? Pag hindi siya tumulong, titingnan niya noon, hindi siya, no? Di ba? Isipin ng mga tao, you are running for president and you are, anong tawag doon? You have the massive support of the people. In my all probability, you'll be the sitting president. You'll sit as the next president pala. Hindi sitting president. You'll sit as the next president pagkatapos niya. Di mo man, hindi ka tumulong. O, di masama yon. At kahit noon, katatapos pa lang ng eleksyon ng may tumamang calamity, 2016, ang nakaupo, hindi man siya, tumulong pa rin si Bumbong Marcos. Ang ibig sabihin, likas sa kanya. Likas sa kanya yung tumulong. Manalo man siya o hindi sa posisyon na kanyang tinatakbuhan. No, ganon yung pagkakilala ng mga mamamayang Filipino sa mga Marcoses. O, di ba? More than six years na po. Almost. Continuous yung ginagawa niya. Relief. Assistance. Diba? No let up. Kahit pinirwisyo siya mga kababayan noong 2016 vice presidential election. Diba? Ganon yung totoong tao. Si Yogi. Pwede lumapit yung election ngayon. Diba? Yung tumama yung bagyo dito sa Bicol, sa Amerika. Anyway, mga kababayan, yan lang po ang ating short video ngayong umaga dito sa Dante Talks. Please subscribe Dante Talks para lagi kayong updated po ng mga kaganapan sa ating paligid. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. Happy New Year!